Isa na namang head coach ang natanggal ngayon sa pwesto, si Monty Williams ng Suns. Base sa report, bago talaga official na tanggalin or i-report na mawawala na nga sa Suns si Monty Williams, alam na to ni Kevin Durant at ng mga players ng Suns. Based din sa report na yun, kahit natanggal ang kanilang coach ay excited pa rin si Kevin Durant sa magiging future ng Suns. May natitira pa siyang 3 taong kontrata na pinirmahan niya pa sa Brooklyn dati. Yung pagkakatanggal pa kay Coach Monty Williams, hindi nagustuhan ng mga fans ng Suns dahil di umano ang shot caller ng franchise ngayon ay kanilang team owner, si Matt Ishbia. Siya naman talaga ang may-ari ng Suns. May desisyon talaga siya doon. Ang hindi lang nagustuhan ng mga fans doon, nagiging Jerry Jones vibes. Sa NFL kasi, mayroong mga team owner, GM at president ng operation. At ito nga ay si Jerry Jones ng Dallas Cowboys mula nung binili niya ang franchise na yon. Sa NBA, mayroong mga GM, president ng basketball operation at iba pang hierarchy sa franchise. Kahit si Mark Cuban hindi basta-basta nakikialam sa pamamalakad ng kanyang mga GM at iba pang official. Si Matt Ishbia din ang isa sa greatest walk-on player sa NCAA. Nag-champion siya sa Michigan State noong 2000. Meron kasi siyang winning mentality. Kaya hindi mo masisisi yung team owner ng Suns na gusto niyang manalo. Lalo na bilyonaryo. Ang isa sa mga komento ng fans doon, rare or bibihirang gagana na yung team owner ang lahat ng gagawa ng desisyon sa isang franchise. Kinall out din si Matt Ishbia na siya ang shot caller sa trade ni Kevin Durant kung saan nga walang naging kapalit na defender. Pero yung trade kasi na yun, sakto lang talaga ang naging kapalit ng Phoenix dahil sa presyo ni KD. Yun nga lang, hindi na build yun para kay KD at kay Booker. Isang araw bago tanggalin si Coach Monty Williams sa pwesto ay may report na safe si Kevin Durant at si Devin Booker sa Suns. Ang questionable si Monty Williams, Chris Paul at si DeAndre Ayton. So si Coach natanggal na. Yung dalawa ang questionable ngayon. Yung dalawang players na yon ang potential mapalitan. Ang Suns din ang isa sa merong best GM sa NBA ngayon, si James Jones. Pero dahil nga si Matt Ishbia na ang shot caller, ay paano niya gagawing isang contender ulit ang Suns around KD at Devin Booker? Ang sagot doon ng mga fans, ready kasing gumastos ang team owner nila. Sumagot na rin si CP3 na meron pa natitirang kontrata sa kanya na mukhang ready na siyang maalis via trade or via buyout. Based sa report, aggressive na ma-trade ng Suns si Chris Paul sa free agency. Ito ay galing kay Brian Windhorst. $60 million pa ang natitira kay CP3, pero partially guaranteed yung 2024. Ibig sabihin may clause sa kontrata na yon kung ilang games ang kailangan niya malaro para makuha yung buo. Sa 2025 naman, non-guaranteed. Katulad ng 2024, may clause din yon, pero may option na i-fully guaranteed yun ng team kapag dumaan yung deadline. Plus, madali nila mababuy out si Chris Paul. Si DeAndre Ayton naman, nung una hindi siya inofera ng Suns ng kontrata until pumasok yung Indiana Pacers at tinapatan ng Suns yun. Good numbers naman siya sa regular season, 18 points at 10 rebounds per game. Pero hindi siya yung hinahanap ng Suns sa playoffs, bumagsak kasi yun sa 13 points at 9 rebounds. At sa playoffs ngayon, makikita mo yung mga defensive team ang pumapasok ng pataas. Si Ayton kasi ang nagsabi rin gusto niya talaga sa Phoenix. Hindi siya nakikinig sa mga rumors sa labas. Sabi ko nga dati, nakakapag-dominate lang siya sa tato. Kasi nga daw, siya si Dominaton. Sa statement pa ni Ayton ay parang takot siyang maalis sa Suns kapag nagkataon. Dahil nga wala siyang shooting at defense. Iba na kasi ngayon ang NBA. Kung ang team owner kasi ang magde-decision ngayon, mahirap palagpasin yung free agency ngayong taon. Ito yung isa sa mga biggest free agent na pwede nilang makuha. Sa unrestricted, ito yung kahit saan pumunta at walang kapalit, okay lang. Pero mas maganda kung idadaan nila sa sign and trade. Ang biggest free agent dyan, si Kyrie. Andyan si Westbrook, si Nikola Vucevic, Harrison Barnes, Jeremy Grant na tumanggi sa contract extension sa Portland, Christian Wood. At makikita nyo rin sa screen yung iba. Sa mga restricted free agent, parang wala akong makita dito maganda na makuha. Bukod siguro kung ibalik nila si Cam Johnson sa Suns. Ang isa pang merong mga biggest free agent ay sa player option. Kung tatanggihan nila, sina Harden, Middleton, Porzingis, Draymond, Van Fleet, Gary Trent, Kuzma at si Clarkson. Ang kailangan ng Suns ay isang legit perimeter defender or isang big man na shot blocker. Kung sa point guard naman at kung sakaling papalitan nila si CP3, ang pinaka best option doon si Fred VanVleet.
So hindi pa to sigurado dahil ang nilabas na report kung sino man ang posibleng replacement kay Monty Williams ay ang mga pangalan na to. Si Nick Nurse, Frank Vogel, Mike Budenholzer at kahit si Tyronn Lue, nasama siya or na-link siya sa coaching job sa Suns. Mga championship coaches yun.